Keith Thurman versus Team Zhu, kalokohan na laban. Edgar Berlanga, binuking ng sariling trainer. Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. So mga troops, maalala nga po natin na ang laban sa pagitan ng former welterweight champion na si Keith One Time Thurman at current WBO light middleweight champion Team Zhu ay hindi sanction ng WBO, kaya kahit magawang manalo ni Thurman ay hindi niya makukuha ang belt na meron si Zhu. Ito ay sa kadahilan ng hindi daw top contender si Thurman sa WBO at hindi pa ito napapalaban sa 154-pound division. Kaya naman dahil dito ay sa catchweight na 155-pound ang dalawa maglalaban. Ngunit sa kakalabas nga lang po na balita coming from Australian journalist na si Ben Damon ay sinabi nito sa kanyang social media account na ipinag-utos daw ng WBO na baklasin ang titulo kay Zhu kung sakaling ito ay matatalo kay Thurman. Para sa akin mga troops ay sobrang labo ng desisyon na ito ng WBO. Dahil una sa lahat ay sila mismo ang nagdesisyon na gawing non-title fight ang laban. At kalokohan na babaklasin ito kung in the first place ay hindi naman ito nakataya. Maglalaban ang dalawa sa March 30 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, kaya abangan natin yan mga troops. Sa kabilang banda naman po ay dahil nga sa paglipat ni undisputed super middleweight champion sa Saul Canelo Alvarez sa puder ng matchroom dahil sa hindi pagkakasundo sa deal with PBC, ay hindi nga po maiwasan na ibangga ang pangalan niya sa mga batang top contender na under ng network ng DAZN, kagaya nila WBO Mandatory Challenger Jaime Munguia at WBA Mandatory Challenger Edgar Berlanga. Ayon sa matchroom promoter Eddie Hearn, ay tinatarget nilang gawin ang Berlanga versus Canelo fight ngayong taon. Dahil dito ay panay na nga ang pagko-call out at pagpapakita ng interest ni Berlanga para labanan si Canelo. Ngunit tila parang sinampal ang batang prospect ng katotohanan nang maglabas ng statement ang sarili niyang trainer na si Mark Farid saying, "I'm going to be honest with you. I don't think anyone's ready for Canelo. We heard a lot from Charlo, right? I'm gonna do this, I'm gonna do that. He got in the ring, it all became real. There was nothing done. Edgar has a lot to develop. He still has a lot to develop." Na parang sinasabi dito na hindi pa hinug si Berlanga. Sigaw naman ng batang prospect sa kanyang social media account ay tigil-tigilan na daw ng mga tao sa boxing world magsalita ng out of context na mga statement, especially statement coming from his team. Matagal na daw handa ang kanyang team para labanan si Canelo. Banggaan ng classic matchup ng bansang Puerto Rico at Mexico ang laban na ito, kaya naniniwala si Berlanga na magiging malaki ang laban.